may mga espasyo sa buhay na gusto natin mapunan. Ngunit paano mo nga ba ito sisimulan? Bata pa lamang na magkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid, simula nang pumanaw si tatay. Sa murang edad, natutuwa kong magpanat ng buto at namulat sa hirap ng buhay. Katulad ng iba, natutuwa kong mangarap. Katulad ng iba, gusto ko rin umulad ang aking buhay. Nabigyan ako ng pagkakataon kaya sinubukan ang aking kapalaran sa ibang bansa. Unang tumungo sa Saudi Arabia hanggang sa mapadpad ako dito sa Dubai. Nilisan ko ang bansang Pilipinas kahit alam kong hindi naman sigurado ang aking magiging kinabukasan. Pinalad ako makapagtrabaho sa Imdaad. Nakatanggap ng maayos na sahod na nakapagsuporta sa aking inang naiwan sa Pilipinas. Mahirap sa simula, sabi nga, diba? Wala namang madali, lahat ay kailangan paghirapan muna sa umpisa. Pero unti-unti akong nakapag-adjust. Ang dating mahirap na trabaho ay naging normal na lang. At nakahanap ako ng bagong tahanan. Dahil sa sipag at tiyaga, nakilala ako bilang isa sa mga pinakamahusay na empleyado ng kumpanya. Dahil dito'y mas pinag-igihan ko palalo ang aking pagtatrabaho. Malayo man ako sa aking tunay na pamilya, nakatagpo ako ng pangalawang pamilya sa loob ng Imdaad. Hindi man kami pare-pareho ng buhay at paniniwala, iba-iba man kami ng lahi o nasyonalidad, iisa lang ang mga dahilan kung bakit kami nagsisikap. Ngunit, hindi palaging masaya. Naalala ko nung namayapang isa sa aking mga kapatid, sobrang lungkot, lugmok na lugmok ako. Ngunit hindi ako pinabayaan ng aking kumpanya. Dinamayan nila ako sa lungkot na nararamdaman ko noon. Hindi ko naramdamang ako'y nag-iisa. Nandyan sila, nakaalalay sa akin. Pinaalala nila sa akin may pamilya akong matatakbuhan. Sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng Imdaad, nabuo ko ang aking pamilya at unti-unti ko naabot ang aking mga pangarap. Hindi rito natatapos ang aking kwento. Bagkus dito pa lang, nagsisimula ang lahat. Nagpursigi, hindi huminto, nanatiling positibo. Ito ang istorya ng aking buhay. Ikaw, anong kwento mo?